back. This time, ang pag-aaral natin yung tinatawag nating nested ifs at logical operators. So, have you ever wondered guys kung paano ba tayo nakakapag-login sa Facebook gamit yung mga account natin, sa mga online games natin, paano tayo nakakapag-login? So, meron tayong tinatawag na authentication. So, authentication ay gumagamit ng tinatawag nating logical operators. Ano yung logical operators na yun? Yun yung tinatawag nating AND at OR. Meron pang ibang logical operators pero ito itatakal natin, yung pinakagamit, yung AND at OR. So, gawa tayo muna ng login form para mas maintindihan nyo. So, try natin. Okay, so bigyan natin ito ng action. Sabihin natin, dito, same. Bigyan natin ng method. Bigyan natin muna siya ng get method. Okay, and then gawa tayo ng input box or text box. Okay, sabihin natin type is equals to text. Alright. Bigyan natin ito ng name. Sabihin natin username. Tapos placeholder. Bigyan natin siya enter. Your username. Okay, required. Yan, siya ng required. Yan, duplicate natin. Yung isa, gawin lang natin password. Yan. So, please enter your password. So, i-explain ko sa inyo, okay, maglala lahat ng gagawin natin para mas maintindihan nyo. Tunahin lang natin to. Lagyan din natin siya ng input type submit para ma-submit natin. Yan, check natin kung ano itsura. So, meron tayo ngayong enter username, enter password. Now, magsaset tayo ng username na tama at password na tama. So, kunwari meron lang tayong isang account. Sabihin natin username is raymart0132. And then, bigyan natin ng password. Sabihin natin jegemon0132. Ayan, kunwari, ayan yung password natin at yung username natin. Now, papasok yung tinatawag nating if statement. Ano ba una natin kailangan i-check? Kailangan i-check natin, tama ba yung username na in-input niya? So, paano natin gagawin yun? Una, titignan muna natin kung may laman si get bago siya mag-proceed. Tulad ng ginawa natin, lagyan natin ng null catcher. If not empty, sino not empty? Si $_get. So, kung wala daw laman si get, kung nag-submit tayo, walang laman, hindi siya gagana. Pero kung nag-submit ka at may laman, ito mangyayari sa kanya. Tutuloy siya dun sa code. So, ano ang i-code natin? Una, i-check natin kung tama si username. So, ilalagay natin if $_get. So, kung ano daw yung ipapasa ni get na manggagaling kay text box na may pangalan na username. So, ayan yung code ko. Ayan yung ginagawa niya. So, check niya kung ano yung sinabit natin kay username. Kung hindi ito equal dito sa sinet nating username, okay, kung hindi yan equal dito sa sinet nating username, ang i-echo niya, ang sasabihin niya, so, syempre, error ang sasabihin niya. Ano sasabihin niya sa tingin nyo? Invalid username. So, kung malito yung username, yan ang mangyayari. So, kung mapapansin mo, meron tayong dalawang if statement. Ang tawag dyan, nested if. If within an if. Alright? So, kung mali ang username, sasabihin niya invalid username. Now, else if tayo. Kung tama yung username, okay, at tama yung password, anong mangyayari? Makakapag-login siya. Dito na papasok yung tinatawag nating logical operator. So, kukunin natin si username. Okay? If tama daw si username, okay, nag-match dito sa sinet natin, ito yung logical operators. AND. Yan si AND ang ginagawa niya. So, dalawang condition ang ilalagay natin. Ano yung isang condition? Kung tama din yung password niya, yan, kung tama yung password niya, kung tama yung username at tama yung password niya, ano mangyayari? Ang sabihin mo, anong sabihin mo? Tingin nyo, echo, you are logged in. Siyempre, nakapag-login ka, tama kasi yung username at password mo. So, definitely, kung mali yung password mo, ang sasabihin natin sa else ay, else, your, ang sabihin natin, password is incorrect. Check natin ngayon kung gumagana yan. Una, refresh natin. Oops, error. So, mapapansin nyo, line 12,
Basahin natin yung error. Unexpected. Unexpected daw na ganito. So, una natin hahanapin. Ito. Unexpected. Ba't kaya unexpected? So, pag didebug niyan, titingin ka pabalik. Ano sa tingin nyo ang mali natin? So, kulang ng terminator. Kadalasan yan ang naging error ng programmer. Kahit magaling na programmer na sobrang tagal na nagpo-program, lagi pa rin nakakalimutan si semicolon. So, refresh natin. Meron tayo ngayon dito. Enter username, enter password. Lagyan natin to ng value si submit. Kasi kung mapapansin nyo, submit yung nakalagay sa kanya. Sabihin natin, value is equals to login. So, ano mangyayari dyan pag ginawa ko login yan? So, pag na-refresh natin, ayan, may nakalagay na siyang login. So, for example, imali muna natin si username. Sabihin na remart 0132. Ang tamang username ay 0132 lang. So, nangyayari 01323. And then, maglagay tayo ng kahit anong password. Logged in, ang sasabihin niya, invalid username. Kasi, una siya pumunta dito, chinek niya yung username, so invalid daw. Pero, kung tama yung username natin, remart 0132 at mali yung password, login natin. So, sasabihin, password is incorrect. Pero kung tama si username at tama si password, anong sasabihin niya? Jejemon 0132 logged in, you are logged in. So, ba't ganon? Anong nangyari kasi dito, chinek niya kung tama yung username at tama yung password. So, kung parehas na true ito, ang error return ni end ay true. Pero, kung ginamit ko si OR, tingnan nyo maigi. Kung ginamit ko si OR, ang mangyayari kasi dyan, pag tama si username at kahit mali ang password ko, pag OR ang ginamit natin, ayan kasi ang symbol ng OR, yung bar yan sa taas ng enter, pindutin nyo shift, tapos dalawang beses yung nasa taas ni enter, yan ang lalabas dyan sa OR. Save natin at ilogin natin, ang mangyayari dyan, you are logged in pare. Kasi pag ginamit mo si OR, isa lang ang tumama sa condition mo, true na ang ilalabas niya. Kaya magtutuloy yung code. So, kung end ang gagamitin mo, kailangan parehas na condition mo ay tama or true bago niya i-return si true. Pero kung OR ang gagamitin mo, isa lang dito sa condition mo ang tumama, yan sa dalawang condition na yan, ang tumama, ang nangyayari sa kanya, i-return niya si true. So, mag-refer tayo dito sa table na ginawa ko. Ito yon. So, check natin uli. Kung mali yung username at mali yung password, at ang ginamit mo ay OR at END, parehas paling false. So, kung halimbawa, mali yung username at mali yung password, kung ginamit mo si OR, false ang i-return sa'yo kasi parehas na mali. Ganun din si END. Kung mali naman yung password at tama ang username at OR ang ginamit mo, makakapag-login ka. Okay, tanda nyo. Isa lang ang tumama kay OR, papasok siya. Ganun din kay dito sa susunod na value. So, kung mali yung username, tama yung password at OR ang ginamit mo, true ang ilalabas. Tandaan nyo lang, pinakamadali para matandaan yan, sa OR, isa lang ang mag-true, true na yan. Sa END, isa lang ang mag-false, false na yan. So, yun ang pinakapalatandaan ko dyan. Tandaan nyo, pagka parehas na true, kahit OR or END dyan, laging true yan. So, pag-aralan nyo yung table na to, i-save din nyo, tingnan nyo maigi kung ano nangyayari dyan. Ganyan gumagana si logical operator, pati yung nested if. So, mapansin nyo, if within an if. Alright, sana nagustuhan nyo yung tutorial. So, kung may babaguhin siguro ako dito, una kong gagawin, gawin ko tong password. Kasi, pag nagtatype tayo dito, nakikita natin yung password, diba? At una kong susunod kong gagawin, baguhin natin lahat ng get. Palitan natin ng post. So, replace all natin. Yan. So, ang mangyayari dyan, save natin. Pag na-refresh ko to, although hindi to secured, ah, so for sample lang naman to. Okay, mag-alala, dadating tayo sa tamang authentication. So, pag nag-type tayo ngayon ng password, hindi siya nakikita. And then, halimbawa, nag-login tayo, jejemon 0132. At nilogin ko yan, kahit piniting ko si login, hindi lumalabas dito sa address bar natin yung password at username. So, mas safe siya. So, ganun lang sila gumagana. Sobrang basic niya. And then, hindi pa ito yung talaga authentication. Sample lang to para maipakita lang natin kung paano gumagana si end at si or. Sana nagustuhan yung tutorial natin, guys. And then, proceed na tayo sa susunod.